What's up mga idol? Magandang araw sa inyo. Muli, nandito na naman tayo para gumawa ng isang tutorial video na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano mag-transfer ng video mula dito sa ating 4K Ultra HD action camera papunta sa ating Android phone. Pero bago yan mga idol, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share at pakipindot ang notification bell para maging updated ka sa mga darating ko pang mga videos. Bago tayo magsimula mga idol, mag-intro muna tayo. A few moments later. So ito mga idol, sisimulan na natin ang ating tutorial video. Una, ang gagawin natin para ma-transfer natin ang video na galing dito sa ating action cam papunta dito sa ating Android phone. Open muna natin siya. Ayan. Tapos, buksan natin yung wifi niya para makonnect natin yung cellphone natin. Ayan, naka-open na siya mga idol yung kanyang wifi. Ngayon, dito naman tayo sa cellphone. I-connect natin yung wifi niya dito sa cellphone. Ayan. Connection. Ayan. Kung nakikita nyo mga idol, nakalagay dyan sa kanyang wifi, action cam. Ito, click natin. Ayan, connected na siya. Ang gagawin natin, para malaman natin kung anong application ang compatible dito sa ating action cam, kukunin natin yung kanyang box. Itong kanyang box. Pasensya na kayo sa box nito at yupi-yupi na. Dahil nung dineliver to mga idol, ganyan na talaga siya yupi-yupi, kaya hindi ko na kinuha na ng video nung in-unbox ko siya. So scan natin siya. Nag-download na ako ng scanner, yung QR scanner. Ayan mga idol, ayan. Click lang natin para malaman natin kung anong application ang pwede dito. Scan natin siya. O ayan mga idol, kung nakikita nyo, ito yung lumabas sa pag-scan natin, GoTrack. Ayan yung application na compatible sa kanya. Kaya ang gagawin natin, punta tayo sa Play Store. Sa Play Store. Bali, ito na. Ito na, GoTrack. Kung nakikita nyo. Ayan, GoTrack. Ayan yung application na dinownload natin sa Play Store. Ngayon, punta tayo sa Play Store. Ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya sa Play Store. Search lang natin. GoTrack. Ayan. Ito, GoTrack. Ayan mga idol. Ganyan ang itsura niya. Ayan. So, balik na tayo. Since na nakakonnect na siya sa Wi-Fi, open natin yung kanyang application na GoTrack. Ayan. Ayan, connected na siya. So, ito na yung video. Ayan. Kahit nakapatay itong action cam natin mga idol, kahit nakapatay ito, dito sa kanyang monitoring sa cellphone, gumagana siya. Tuloy-tuloy yung kanyang video. Kaya, kahit nakapatay ito, pwede natin i-manage dito sa cellphone natin. Kung gusto natin kumuha ng video, i-click lang natin to, itong video na to. Ayan. May nakalagay dyan, record. Ayan, nagre-record na siya mga idol. So, ito mga idol, kung gusto natin siyang i-stop, pindutin lang natin tong kulay pula na to, yung camera na yan. Ayan. Pindutin lang natin siya. Stop. Kung gusto natin mag-video ulit, tuloy-tuloy ang video, pindutin lang natin ulit. Ayan. Yan nakalagay doon. Record. Ayan. Para sa mga files naman mga idol, yung mga video na nakuha nitong ating camera para ma-transfer natin dito sa cellphone, dito natin siya titignan sa folder na to. Ito.
i-click lang natin to, nandito yung mga files. Ayan, lalabas dyan, photos, yung video, dito tayo sa video. Ayan. Ayan na, ayan yung mga nakuha niyang video kanina. Yung gawin natin, pindutin natin yung may check na pula dun sa upper right side. Ito, click natin. Then, kung ano yung video na gusto nating i-save, na gusto nating i-transport dito sa ating cellphone, i-click lang natin halimbawa ito, itong unahan. Click natin yan. Ayan. Then, pindutin natin itong arrow dito sa baba. Ayan. Pag pinindut mo yan, mga idol, ayan na, downloading na siya, nagda-download na. Hintayin na lang natin siya na matransfer dito sa ating phone storage, sa ating cellphone. Ayan, hintayin lang natin. Medyo matagal-tagal to dahil mahaba ang kanyang resolution na kan. Ayan, mga idol. So, ayun, na-save na siya. Na-save na siya. Ayan, makikita nyo dyan. Nakikita nyo dyan, ayan. Ayan kung nakikita nyo yung may check na yan, mga idol. Ibig sabihin yan, pag lumabas yan, na-save na siya sa phone memory natin. Ayan. So, i-check natin sa ating gallery. Yan na siya, mga idol. Hindi natin siya ma-play dahil unsupported document siya. Ayan. Unsupported document siya. Bali, sound lang yung naririnig natin. Ayan. Ayan, sound lang siya. Ayan, ang gagawin natin, mga idol, punta tayo sa Chrome. Ito. Click natin yung Chrome. Ayan. Then, i-type natin yung convert AVI to MP4. Ayan. I-con natin siya. Type natin. Convert AVI. Ayan, lumabas kaagad siya. Convert AVI to MP4. Lumabas siya kaagad kasi kanina sinerts ko na yan kanina bago ko kuha na ng video. Ayan, click lang natin siya, mga idol. Ayan, medyo matagal. Mga pala, patayin ko lang muna yung wifi nito sa action cam kasi dito pa pala ako naka-connect, wala sa internet. Dali lang, mga idol. Yan, balik tayo sa may Google. I-type lang natin yung convert AVI to MP4. Ayan siya, mga idol. Then hanapin natin yung ito nakalagay convert AVI to MP4 online pre. Ayan, click lang natin siya. Ayan, mga idol. Then, click natin tong files. Ayan, choose files. Click lang natin siya. Tapos, documents. Dito, documents. Click natin yung documents. So, ito, mga idol, yung kinuha nating video kanina. Hindi siya ma-open. Ngayon ang gagawin natin, click natin yan. Ayan, lumabas na siya na ganyan. Then, i-press natin yung, i-click natin yung convert. Ayan. Hintayin lang natin siya na mag-upload, mga idol. Itong video na ito ay para sa mga katulad ko na baguhan pa lamang sa pag-YouTube na hindi pa gaanong biyasa kung paano mag-transfer ng mga video na mula sa kanilang mga action cam papunta sa kanilang mga smartphone.
So, huwag kalimutang mag-subscribe mga idol sa aking channel. Mag-comment kung may mga suggestion pa kayo, at huwag kalimutang mag-click ang notification bell para maging updated ka sa mga darating ko pang mga videos. Ayan mga idol, malapit na siya. 97% na. Ayan. Ayan. Then, pindutin natin mga idol yung download. Ayan, download. Pindutin natin yan. Ayan. Ayan, downloading siya. Makikita nyo sa taas, downloading siya. Hintayin lang natin mga idol para ipakita ko sa inyo kung anong kalalabasan na ng ating kinonvert na video. Ayan, okay na, na-download na siya. Ngayon punta tayo dun sa gallery. I-check natin kung okay na siya, pwede na siyang i-play. Ito siya, download. Click natin yung download. Oh, ayan na siya mga idol. Ayan na yung video. Ayan. Ayan. So, hanggang dito na lang idol. Salamat sa panonood hanggang dito sa dulo. Sana may natutunan ka sa aking tutorial video. Huwag kalimutang mag-subscribe. I-click ang notification bell para maging updated sa mga darating ko pang mga videos. Maraming salamat at God bless.